kabataan. Hindi ko mahihiwalay ang salitang kabataan sa salitang kinabukasan. Ang katayuan ng Pilipinas ay pinapasa sa bawat henerasyon hanggang sa dumating ang panahon na kayo naman ang mumuno at magdedesisyon. Kayo ang susi sa kinabukasan inaayos natin sa ngayon. Matuto sa mga pinunong nagdaan at magdaraan, sa mga nagawa nila, sa mga kamalian nila, sa kung sino sila. Sana'y makita niyo sa kanila ang mga dapat at hindi dapat sa pamumuno. Dahil bilang guro, gusto namin kayong ihandang mamuno. Hindi lang para magkaroon ng posisyon, kung hindi para kaya niyong dalhin ang inyong henerasyon. Mamuno na pinangahawakan ng katotohanan laban sa disinformasyon, na pinangangalagaan ang kasaysayan laban sa pagbalbaluktot nito, na pinoprotektahan ang mga karapatan laban sa mga kapangyarihang gusto itong tapakan. May tiwala ako sa inyo, kabataang Pilipino. Kayo ang susi sa inyong kinabukasan, ang kinabukasan inaayos natin sa mundo. Kung ikay makabuboto na, bumoto ka ayon sa konsensya, hindi sa alyansa. Ipaalala natin sa isa't isa na ang pag-angat ng Pilipinas ay ang pag-angat din ng ating mga pamilya at ng ating mga pangarap. Lawakan ng pag-iisip, isaalang-alang ang kapwa, lalo na mga Pilipinong natatalo sa buhay. Bumoto para sa iyo at para sa kanila. Dahil hanggat may Pilipinong talo, hindi tayo panalo. Bumoto ng may pag-asa. Pag-asang nakakabit sa ating pag-asam ng isang mas maayos, mas maganda, mas maulad na Pilipinas para sa mga Pilipino. Isang beses ka lang pwedeng bumoto sa eleksyong ito. Walang ulit, walang take-two. Isang beses na pagboto na may 6 na taon o higit pang epekto. Hindi lang sa'yo, kundi sa bansang iniibig mo. Kabataan, pag-iisip, pag-isipan, pag-usapan, kapakanan na dapat.